BPI. BPI. Or spiritual karma. Spiritual karma. Spiritual karma. At dahil ito ay mahalaga sa ating lahat, dahil importante na tayo ay hindi magpako sa material bank account lamang, ay gagawin ko ang lahat ng mga humilis ko na gospel sharing. Ay, dire-diretso. Para hindi tayo masyadong nahihingin sa teleserye lang. Yayadab. Yayadab. At ordinara, Yayadab yung iba. Kaya natin yung pansin, ang isang mahalagang serye, at tatawagin ko ito, gospel serye. Wow. At ang gospel serye natin ay tuto sa spiritual tama. Ano ba ang mga kailangan natin inhulo, in-deposit, anong mas mabigat na sa inyo ngayon? Material bank account o spiritual bank account? Spiritual. Isa sa mga ipinapakilala sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito ay ang mahalagang deposito na kailangan natin ilagay sa ating spiritual bank account. Sa gospel serye natin ay laging may dalawang bagay. Una ay ang magpapakilala sino ba ang Diyos. At ang pangalawa ay magpapakilala sino ba tayo na nararapat sa mata ng Diyos. Sa mga pagbasa natin ngayon ay nakikilala natin ang uri ng Diyos na mayroon tayo. Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin na mayroon lamang isang Diyos. Tama? Parang hindi ko kayo yung tiwala. Meron kang parang ang isang Diyos? Yes! At yan ang pinakayari kailangan sa unang pagbasa. Sa responsorial psalm, sinasabi natin, God blesses us with saving power. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa responsorial psalm, nakapakilala sa atin ang Diyos bilang ating kagapangyarihan. At sa second reading naman, ang pinapakilala ni San Pablo sa atin, ang Diyos na puno ng pananampalataya at pananalig, kahit tayo pa ay maubusan ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. God remains faithful despite our failures. At sa gospel ay makikita naman natin kung sino ang Diyos na tayo ay pinagagaling, binibiyayaan upang tayo ay maligtas. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa akin, nahirap unawain ang kabutihan ng Diyos. At kadalasan pa, kung pagtatantuin natin ang kabutihan ng Diyos, parang nakakalunod. Nakakalunod ang kabutihan ng Diyos. Kapag ginimok natin ang kabutihan ng Diyos, good luck! Manunod tayo sa kanyang kabutihan. Yun ang Diyos. At ano naman yung response na hinihingi sa atin doon sa regulasyon ng Diyos na iyon? Sa unang pagbasa, sinasabi ni Naaman, pagkatapos siyang pag-inimi ng Diyos, ketongin si Naaman. Lumusong siya sa tubig ng itong beses na tulad ng sinabi sa kanyang kapeta. At pag lusong niya sa tubig sa huling beses ay wala! Makinis na si Naaman. Iniisip ko kung saan yun dahil gusto kong para pag lusong ko ay makinis na extra din na. Pag makinis. At ang naging response ni Naaman ay hindi mo ano-anulan. Ang naging response ni Naaman ay ganito, naniniwala ako na may iisa ng Diyos. At dahil dyan, siya lang ang sasambahin ko. Yan ang unang response. Sa pangalawang pagbasa naman, sinasabi ni San Pablo, ako ay isang napakagago na tao bago ako sumunod kay Jesus.
Pero bagamat ako ay maghina at makasalanan, ipagpapatuloy ko lang ang aking pananalig sa Diyos. Kaanihigan ko ang Diyos. Yuna, sinaman, worship of God, sa San Pablo, perseverance in God. Pagpapatuloy sa Diyos. At ang pangatlo naman, na pinakamahalaga sa araw na ito ay mga sinasabi. Pagkatapos pagalingin ang sampung eto ay may bumalik na ilan? Isa. Isa. At sino ang bumalik na isa? Foreigner. Hindi isang Pudyo. Yes. At ano ang sinabi niya kay Jesus? Na pupuno siya ng pagpapasalamat. At ito ang pagtuunan natin ng pansin ngayong linggo ito sa ating pagdeposito sa spiritual papa. At yan ay ang tinatawag natin gratefulness. Sabihin nga ulit, gratefulness. Sa Tagalog, pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Napakahalaga sa ating spiritual papa ang pagpapasalamat. Katuwing may puso talaga. Thank you, Lord. Sa spiritual background, ay hinahanap-hanap ng ating puso na tayo ay lumigaya. Para sa material background, pag malaki ang background mo,